Kaya po ano pa, at sumabay niya sa pag-awin at pag-awin sa awin. Sa Diyos, sa Anak.
pagbasa mula sa aklat ng mga kalikaan. Mahirap makakita ng mabuting kasama, higit sa mamahaling ala ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at sa kanang pakinabang ang makapamit niya. Pinagyaring ko rin niya ang kanyang asawa habang sila ay nilabang buhay. Parang kakuntiyan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lang. Siya ay gumagawa ng mga sinulit at humahabi ng sariling lani. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang pan. Magdaraya ang pangaki at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babae may takot sa Panginoon ay pupuri ng banal. Ipuntun sa kanya ang lahat ng karangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag sinasabi ng mga tao,
Ito na po ang isang huling pagpunsan nito. Masama at damal ng alibin tungkol ng ganyang pagkakawan. Alam mo pa lang kumakakas ako sa hindi mo tinagmal at nagdaan sa hindi mo tinagmal. Bakit hindi mo nilagay sa mako? Di sana hindi nakuha ang matutunan ngayon. Kunin ito sa kanya ang isang libong piso at ilagay sa may isang libong piso. Sa tabernan nyo, ay bibigyan ba ang mga nagdala? Ngunit ang wala, kahit na ang araw na sa kanya, ay kukunin pa. Itakot nyo sa kalimitan sa labas sa kalimit walang kaluluwan. Kung ipagkakot siya at mananalit ang kanyang ipin. Huwag natin palimutan mo.
Nilalitain ang biyaya ng ating pagkaloobin ng kaloob sa ating ng
panglibo at pagkakalawang libo, ay ibinalik mo sa ako. Huwag na pinitigan mo, nagmamalim lang sa ibang bako. Bakit na lang lang ay para din sa akin yun? Para din sa akin yun. Kasi yung ako ko ay kumikita ang kapag sa akin, nakikita ang ako. Kasi sigurado naman, kaya ang ito na binamitin yun, makihati ka sa aking pag-aaral. Makihati ka sa aking pag-aaral. Walang success story na ginawa o wala naman ng isang tao. It is always in partnership. It is always in cooperation. Hindi upang tila. Yan ay pagkilos ng dalawa kung maligit pa ang tao. Pangalawa, isa po sa mga suliranin na kung bakit hindi tayo palago, lalo na lang ang panahon na yun, natutulihan ang tao kasi kumisan na rin. Tayo kumisan rin na rin ito. Kung bakit hindi natin nalinan yung biyaya na yung katalong nandun sa atin. Sa dalawang bagay, ano yun? Alin yung biyaya na yung pinagalawang sa iyo ng Diyos at alin ang gusto mo? No? Kasi kung minsan, kahit na hindi yung biyaya na yung pinagalawang sa iyo ng Diyos, kasi hindi yung gusto mo, pinagpilitan mo yung gusto mo. Ay, hindi naman ang galing ko eh. Hindi lang galing ko mo. Pero isa yung taibig na ginagalawan natin na i-interface siya, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung galing mo? Walang problema at i-spend sa atin sa mga bagay na gusto mo. Pero huwag mo dapat kagawin kung ano yung galing mo. Bakit? Ay, halimbawa, kapag gusto-gusto mo kumanta, eh sinunawin naman. So, kung ang gagawin yung pangalap ko ay walang paganda, paano kang mabubuhay dyan? Hindi yun ang galing mo. Parang hindi yung galing mo. Walang problema, kapag ako sa trabaho ko, tsaka ako umawi, magdama. Walang problema. Pero kung hindi yun ang galing mo, huwag yun ang galing yung trabaho. Kung isa din na nakapagod na nakapagdaan natin, sa iba mo rin, yung sabi na ay need at saka yung bias. Kung simple mo rin, yung biyaya mo pinagalawa ko sa iyo, o kung ano yung gusto mo. Ano ba yung biyaya mo pinagalawa sa iyo? May mga pagkakataon na kasi tayo yung gusto mo, hindi yun ang biyaya na ibigay sa iyo ng Diyos. Walang problema yun. Pero mas maganda, kung ang binigay na biyaya ng Diyos sa iyo, yun ang gusto mo. Pero kung makita ko lang ito, kasi kung yung biyaya na ibigay ng Diyos, sabi na natin na yan ay given. Yung gusto mo, pwede mo magbago. Pwede mo mabago. Pwede mo biyaya ng hindi sa Diyos. Gusto mo rin. Kapag para mo ano yung bago ng gusto mo. Gusto mo pa rin. So, yung gusto mo kasi pwede mo baguhin. Pero yung biyaya ng Diyos, kahit na magpaling-paling natin lang, hindi mo mapapaano lang. Kasi yun yung binigay sa iyo ng Diyos. You can sell on what you have. At makikita natin yung patuloy ng pagbato na yung pinagalo ng Diyos. Pamahalaan natin. Yun ang mabuhi ng pagkilos nito. Pwede ko yung iniwanan mo para sa bawat sa sakin. Huwag natin kalimutan una na ginakalimutan ay mabuhi
pagkakitaan nyo, makita rin natin anong karayo talaga biyaya na ipinagdaloob sa bawat isa sa atin. Pinakailangan natin yung discernment sa pangbabay niya. May mga material question mo para makuha natin kung ano sa ato galing mo. Ay gamitin natin yung mga pamaparaan na yan para hindi tayo maligaw at maligaw. Kasi kung isa pinagbibigit natin yung gusto natin na hindi naman yung galing natin. Kaya, hindi tayo lumalago. Ano ito yung, ano, in general, bakit na natin lalabana? We participate in the partnership with God. Kapag nagawa natin yung mga bagay nito, ay maniwala tayo tayo. Naging tapat tayo. Naging tapat tayo sa panapagal ng Diyos para sa atin. Bakit? Kasi sabi na natin, yung pera binabawin ko ng direct, we become partners with God. Yung theoretical concept, we become co-creator. Yung co-creator, hindi lang mo sa pangalak. Hindi lang yung magkawag ng anak. Hindi ka lang yung co-creator. Sa pagbilang ng iyong kakalilan na hindi na karoon ng Diyos sa bawat isa sa atin, we will also become co-creator. Naging manlilikha tayo katulad ng Diyos. Thank you.
Upang sa kanilang